Yes, good morning guys. For this episode, i-review naman natin is the SIG Sauer Virtus. Wow. Okay, PCP to semi-automatic. Yan, bago yan. Bago yan. So excited na ako para dito at isa ito sa pinaka alam ko inaabangan din ng iba na sa review natin. Pero yes, simulan ko na no. Ang overall length nito is nasa 37.25 inches. Ang weight nito, medyo mabigat nga siya agad sabi ko, is 7.5 pounds. Ayan, medyo may kabigatan. Pero maganda to. Saktong-sakto rin siya. 0.22 caliber. Tapos, stock type niya is synthetic. Ang kanyang sight, foldable sight siya. Ayan. Tapos, ang isa sa kagandahan niya is meron siyang rail dito. Meron siyang rail. So, pwede mo siyang kabitan din ng mga accessories kagaya ng scope. Pwede mo kabitan ng scope. Bagay na bagay siya. And, okay, yung tank niya, ito yung pinaka tank niya. Maganda rin yung pinestohan. Di na nilagay dito kagaya ng ibang PCP. Nilagay nila siya sa pinaka butt end mo. And, this is a 3,000 PSI tank. Meron ka ritong yung gauge mo. Ayan. So, ngayon, nasa siguro mga 2,500 pa yung laman nitong ano. Yung laman ng tanke natin. Yung isang shot, isang siguro ng 3,000 niya, 3,000 PSI niya is aabot din ng 100 shots. Ganun siya ka sulit. Okay? Hindi ko nakakalasin, no? Ito lang kalasin ko. Meron din siya, ang kagandahan sa kanya is may magazine. Ito yung button para sa magazine, guys. Tanggalin natin. Okay. Magazine. Sa magazine niya, ito yung style, no? Pagka may bukasan siya dito. Yan! Yahoo! Okay. Then, yan. 30 rounds. Meron kang 30 rounds dito sa PCP na to. So, sulit na sulit ka. Once again, it's a 22 caliber PCP air gun. Ayan. Nilagyan ko na ng tig-iisa. Hindi ko na ipapakita no, kung paano yung actual na paglalagay. Papakita ko na lang iba pang accessories niya. Pagka ibabalik mo lang siya, hindi ka magkakamali kasi meron din siyang susundan. Meron kang sinusundan na hindi mo siya ayan, hindi siya papasok kung mali yung pagkakalagay mo. Okay? Ganyan yung mag niya. Ayan na, pag may meet na yung dalawa, okay ka na doon. Hindi ko alam kung kasi ang ginagawa ko automatic, nilalagay ko yung pinaka una. Yung color white, yun yung tinatapat ko. Okay? Sarado mo na. Balik na sa baret. Alright. And safety features ng barrel. Dito. Itong side naman na to. Okay. Ayan, side na yan. Dito yung ayan, ibig sabihin, pagka nakita mo na yung red, ibig sabihin, ready to fire. Tapos dito, safety. Okay. Yan lang. Then, isa pa ulit, balik ako sa site. Sa site niya, dalawa to guys, dalawa. Merong isang maliit, eto. At meron pang isa. Yan, medyo mas malaki siya ng konti. So, dun lang ako lagi nakalagay sa maliit. Oh, sorry. Ayan, okay. Alright, pa ba? And isa sa accessory ng barrel is matatagpuan mo banda rito sa may ano niya, sa may grip niya. Ito, kunin natin, no. Yan. Okay. Ang gamit nito, ginagamit 'to para pagka naglalagay ka ng bala sa magazine natin. Ito yung pinaka pinantutulak mo para hindi ka mahirapan. Paano siya ikasa? Pagkasasaka niya is like this. Kasa natin. Dito.
Ayan. Big sabihin, pagkaganyan, ready to fire ka. Testing tayo, no? Pakita ko lang sa inyo muna kasi naikasako na siya. Alright. Testing. Siguro, dito lang muna ako sa ano. Okay. ₱700 PSI yung pinaka velocity niya, yung power niya. Yes, guys, accuracy test tayo, no, para ma-feel ko rin kung at makita nyo rin kung gaano ka sarap iputok itong semi-automatic na PCP na to. Meron ako mga sinetup na bote bandaron, palaki ang sukat niya. Start tayo sa maliit hanggang sa malaki. Nasa 30 feet yung layo ng mga ano natin, ng mga target natin. So, kung ready na kayo, testing natin. Okay, guys. Ready? Sa ko yung barrel. Safety off. Nine malit. Sa pull. Okay, target down. Target. Busin natin yung magazine, no? Lanata. Guys, nag-jump siya kanina. Meron pang mga siguro 10 rounds na ano. Pwede tayo putok. So, sulitin na natin. Oh, tumba na yung target natin. Tingin ko, doon na natin tatapusin, no? Okay, yes, final thoughts ko sa barrel, no? Kanina, nag-jump tayo, may natira pang bala nun, siguro mga more than 10 rounds. Ang ginamit ko kasing bala na nakalagay na iba, yung iba, nasa Premier yon, yung original na bala from imported. Tapos, yung ibang ginamit ko na bala, ano na yun, Meteor sa mga Silver Streak, yung nakatesting na iba-ibang nakalagay. Anyway, nagkakaroon lang naman siya ng problema kasi yung mga local made natin na pellets is hindi sakto yung niya, pinaka diameter niya. Pero once na ginamita mo naman ng may mga resizer na nabibili na tingin ko okay na okay yung para sa mga imported na barrel na kagaya nito, kagaya din ng mga ibang barrel na nasa mga unang review ko kagaya nung Gamo ay nung Hatsan, okay na okay sa kanila yon. And yeah, maganda tong barrel na to, no? Mag-enjoy ka siguro sa yun, pang plinking nakabaril ka ng mga lata, the best na the best sya. Mag-enjoy ka, hindi ko namamalayan yung bala mo, medyo nakakarami ka na, pero ang mahalaga naman doon is masaya ka doon sa ginagawa mo. Kaya yan, para sa akin okay na okay tong barrel na to. Must have din to kung nandito ka sa Pilipinas, mahilig ka sa target shooting, blinking na mga lata. Hindi ko pa siya testing sa mga live target, kapang hunting, hindi ko pa natetesting. Accuracy niya okay naman, so tingin ko magiging okay din siya sa for hunting. Medyo mabigat lang siya siguro kung gagamitin mo to for hunting, lalagyan mo siya ng mas maganda pang ano, tawag nila doon, yung mga swing, di ba? Ayun guys, no, kung gusto nyo pa makapanood ulit ng mga ganito klaseng video, please like nyo na rin itong video na to, tapos pakisubscribe na rin yung channel namin, Oka Outdoor, para masundan nyo pa yung mga iba pang adventure namin. Ito na muna yung huli kong i-review na barrel, meron pa mga susunod dito, pero I think yung mga susunod natin video is more on hunting and mga buhay dito sa bukid. Anyway, once again, maraming salamat ulit dahil sa inyo kaya ako nag-upload ulit ng iba-iba pang mga video. Bye-bye!